guys, we're here at Legoland. Pero same with the HK lang naman to. So na-experience na kasi namin. So hindi na lang kami papasok kasi nga bukod sa sayang yung pera, alam na din naman namin yung mga nangyari. So ngayon, ibang Legoland ang pupuntahan namin, yung Legoland Resort sa Nagoya. Mas gusto namin yung nag-rides kaysa sa ganito. And alam kong mas mag-enjoy dun si Mabi. Si Mabi kasi, hindi naman yan yung mga, alam mo yung parang may mga gusto siyang itry na something sa mga ganyan. Experience na niya yan. So ngayon, ang gusto lang mangyari ni Mabi is mabilan talaga siya ng Lego kasi si Mabi is into Legos na. So hindi na siya yung mga big truck. So big boy na siya, ano na siya, Legos na. Ngayon, dahil naiingit ako sa anak ko, ito yung nakita ko sa HK dati, yung Legoland na disco ng BTS. So, ito yung gustong-gusto kong bilhin na bibiling ko ngayon. Kasi bubuuin ko siya. So, ayan na. 18 plus and above. So, 26 naman na ako. Pwede naman na. So, ayan na. 749 pieces. Tapos, ipapa-acrylic ko siya ng ganito. Ganyan siya pag nabuo. Di ba? Ganda. So guys, ngayon, paalis na kami. And mauna na ako magbayad ka na dyan kasi baka ako magbayad doon kay Mami. Ay, wala na pag-asos. Wala kang binili. Ay, wala kang binili? Wala siyang gusto ng binili. Wala. Walang nabili. Yung nanay yung may nabili. Walang nabili. Uy, dito ka na agad. Smile. Angas. Parang angas. Sa loob. And ito talaga, dito mas mag-enjoy si Bielabu. Kasi nung nag-Hong Kong kami, Ocean Park kami dati, talagang na-amaze talaga siya sa mga fish. Hello. So ganito na lang tayo. As a reporter tayo ngayon. So hinihigit to ng anak ko yung mic. And grabe ang init dito. Sige, panindigan natin to. So, ngayon, dahil si Junjun ay kay Mavi, so ang vlog na ito, POV po ito ni Biela, and yun naman po ay POV ni Mavi sa vlog ni Junie Boy. Sa mga naghahanap kay Mavi, so punta lang po kayo sa YouTube channel ni Jun. Hindi na po kami mapagsama-samang pamilya dahil po, mahirap po talaga mag-vlog ng magkakasama kami kasi sobra-sobrang kulit na po ng mga tao dito. So, ngayon, tira natin si Biela. 3, 2, 1, let's go! Wow! Wow, Biela! Bende! Hi! Hi, fish! Wow! Hi! Yeah! Huwag ka lumayo at gusto niyo makipagtitigan sa'yo. Wow! Kanina ba siya na? Tungtuwa siya. Gala! Gala, yun na yun! Look up.
Ba't natatakot ka, girl? Ba't na kay Daddy? Ayan na! Ah! Ayan na! Ah! Wow! Hala, narinig ka nila! Tawagin mo ulit! Hindi na lang! Wow! Hi, Daddy! Biela. Nagtanim. Ito ang mga bunga. Ayan. Sila ang nagtanim. Kami yung tinirahan. Kami yung binaunan. Ito ang mga bunga. Bunga? Bunga. It's my favorite part of the day, ang pag-shopping. So, ang pamimili. So, we're here at Mega Don Quixote. So, ang pinakamalaki. And ang daming tao, my goodness. Ano bang meron sa Don Quixote? So, madaming meron dito. So, madami talaga. As in, madami. So, ngayon, ito na naman ako sa Convert. Nakita ko yung itsirang. Kailangan ko siyang bilhin. Please, man. Hirap na kami. Mamaya, makuha namin dito. May pampalaki ng l**k. Kailangan mag-translate tayo. Pampalaki ng l**k. Lambi. Hindi magkasya sa luggage. Kasi... So guys, nakalis kami ng Don Quixote. Pero may mga kulang pa akong nabili. Pero ayan na. Napakaraming binibili lagi sa pabilihan. Hindi, kasi yung binili ko, suhol yan sa teacher ni Mabi. 2 weeks siyang wala. Ah, 2 weeks siya. Siyempre, binilang ko din sina Terrio, sina Nanay Wei. Tapos, yung mga ibang nabili ko kasi, yung mga TikTok, ano, TikTok made me buy it. Naulan na. Tapos naulan na. Babay na. Ni Mabi ba to? Thank you.
malamig ngayon. So, nandito kami sa Hepay. And tingnan nyo naman si Biela Boo, hindi talaga siya sanay sa lamig. Ganyan yung itsura niya. Sobrang namumula na siya. Baba tayo dun. Mabalik tayo after 5 minutes, 10 minutes. So, ginawa lang natin dahilan para makabili tayo ng mga hindi kailangan. Yun, target unlock. Mga damit. So, dito kami ngayon sa Second Street kung saan dito daw ang mga famous second hand, mga ganyan. Yung mga murang bilihin. So, may nabili ako dito sa Second Street na hindi ko alam kung anong brand siya, but Chic Line. So, honest review sa Second Street. Well, may mga branded naman talaga. May mga luxury brand naman talaga. And yung presyo, talagang okay, okay na okay. Pero dun sa mga hindi talagang mahilig sa mga branded, talagang, kala ko ba mura dito? Ay, pati parang ang mahal. Ganun yung mga reaction nila. So, kung oo, sa mga legit nag-uukay, mahal talaga yung mga ganyan. Yung mga may mga brand, tapos ano pa rin siya. Kumbaga, sa mga nag-uukay, talagang mahal. So sa akin, parang katanggap-tanggap naman yung presyo. Pwede naman. Paano pag Japanese mobs? Watashi no namae wa mabides. Mabides. Paano pag ano, magte-thank you ka? Arigato gozaimasu. Paano pag magsasorry ka? Gomene. Gomene. Paano pag hello? Di ko na alam. Di ko na alam. Konnichiwa. Konnichiwa. Pag good morning. Oh, paano pag good morning? Di ko alam. Di ko alam? So guys, we're here at Tara Park para magpakain ng mga deer. So sa TikTok ko lang to nakikita and ang sabi nila, ang mga deer daw dito ay mga aggressive. So tingnan natin and anong kayang reaksyon ng ating Kuya Mavi sa deer. Na po ang forma. Pero ano yan, hindi po to leggings ha, heat tech po yan. Baka sabihin yun, labig pero naka-stockings pa. Hindi, heat tech po yan, may heat tech. Kumbaga yung hangin lang talaga. Kaya lumalamig yung buong katawan ko kasi yung balat mo, may mga nakalabas pa rin. So this one, ito yung food ng mga deer. And itong ganito ay 200 yen. So sa 200 yen, meron ka ng 5 crackers. Hindi 5 yan, dami yan. 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay, 10 crackers. 10 crackers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200 yen. Sinisip mo na. Sabi niya siguro kung saan niyo ako dinadala. Bakit galit? Tagalog yan. Lumapit. Parini, parini. 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 Oh, lalapit, lalapit. Oh, nagbabaw siya. Nagbabaw. Arigato. Ayan o. Arigato. Arigato. Ito pa, nagbabaw ko siya. Ano? Ito. Arigato. Nagbabaw. Yay!
Ayan na, natakot. Natatakot siya rito. Akala niya kasi, natakot siya. Nakita niyo? Arigato. Arigatings. Ayun na yun? Hindi mo na nagbaw? May attitude yung deer. Pusa. So yung mga deer, may hangganan din yung sa pagpapakain ng biskwit sa kanila. So, kasi sila din, mismo, pag nabusog, so, ayaw na nila. So sobrang dami ng turista dito at daming nagpapakain sa kanila. Ay, ang tataba. Nauumay na sila. So ngayon, parang hindi ka na nila papansinin. Ganun na sila. Nakakatakot yung mga medyo matatandang deer kasi sila sinusugod nila yung mga bata. Hindi batang tao, mga batang deer. Huh? So lalo na pag nagkakagulohan yung, nagkakagulo yung mga batang deer. Yung mga ganyan, yung mga nambubuwag sila bigla silang sumusugod. So nakakatakot. Super, super, duper crowded na place, itong lugar na to, itong park na to. Kasi bukod sa, hindi naman din ganun kadami yung mga deer, kumbaga umiikot-ikot lang din sila dito. And yung mga tao, hindi rin naman sila tumatambay ng matagal dito. Kumbaga, pag nagkuha na nila yung mga agenda nila, napapansin ko, bumabalik na rin sila. So, yun na yun. Lakas ng hangin. Sarap mag-kill dito. Oo. Kung gusto mong mag-isip-isip, kung gusto mong mag-propose. Yeah. So ayan, kung gusto mo sa, kung gusto lang mag-isip, dito ka lang. Kasi ang daming bench, ayan o. Ayan, si nanay, si Bella. Yung lamig daw dito, sabi ni Kuya Brand, ay hanggang April daw ito. Yung ganitong lamig. So ako, mamimiss ko to. Iniisip ko palang naaalis na ako dito sa Japan. Nalulungkot na ako. So, pang ilang days pa lang, I mean, day 5 pa lang namin. Pero talagang nalulungkot na ako pag naisip ko palang next week Tokyo naman kami. Tapos pagdating sa Tokyo, syempre, iisipin mo na lang, Pilipinas na naman. Back to reality na. Back to reality, back to work na naman. Actually, kahit nandito nga ako, may trabaho. So, ayun lang. Eh, sa mga mommies dyan, ang planong mag-stroller, okay naman. Pero medyo may mga kalubakan nga lang ng onti. Pero okay din. Alam nyo ba, gamit na gamit ko talaga ang mga stroller ko. Magkaiba lang sila ng brand. Pero yung brand nung kay Biela is Mamas and Papas. Yung kay Mabi naman is Joy. Si Joey. Joy ang tawag dun. So, Hong Kong and Japan, gamit ko sila. Yung stroller na yan. So, tamang-tama din na nakapamili ako kasi sabi nila, November is autumn talaga dito sa Japan. Pero sinasabi nila, hindi naman ganun kalamig. Mimasor, buti na lang tama yung ano instinct ng isang nanay na bumili ng mga panlamig. Si Biela lalo, puro panlamig siya. Sa Shein ko siya binila ng mga damit. Buti na lang talaga, mura sa Shein. Kaya nakakapamili ako ng mga kung anik-anik. Ay, dito pala sa Nara, guys, parang wala siyang restaurant dito. So, walang restaurant nearby. Kumbaga, yung nabibilhan lang is yung mga biscuits for deer. Yes. Yung ganun lang. Mga treats lang para sa kanila. Siguro para maiwasan din yung kalat dito. Oo. Siguro. Yun nga, para maiwasan yung kalat. Walang magtapon ng mga basura. And ang kagandahan naman dito sa Japan, pag may trash ka sa'yo, tapos itapon mo na lang kung saan pupunta kang merong basura. Dito sa Japan is Clego. Clean as you go. Okay? Sa mga hindi nakakaalam.